Matapos ang higit 20 araw, nakita na ang lumubog na MT Princess Empress gamit ang Remotely Operated Vehicle o ROV mula sa bansang Japan. Ibinahagi ni Oriental Mindoro Governor Bonds Dolor ang ilang larawan at video clips ng nasabing barko kasama ang coordinates kung saan ito lumubog sa ilalim ng karagatan. Tinatayang nasa higit 400 meters ang lalim ng karagatan ng nasabing oil tanker. Ilan sa mga nakitang larawan ay ang bow ng barko, beats o ang pinagtatalian tuwing nakadaong ang barko at ilang balbula ng tangke. Nakatakda pang makipag-usap ng pamahalaang panlalawigan kasama ang Philippine Coast Guard sa Japanese team upang kumpirmahin kung natukoy na ba ang bahagi ng pinagtatagisan ng langis. We are combating something that we haven't seen all throughout for 21 days. And right now, nakita na namin siya. Medyo hindi pa siya totally something that would really benefit the whole operation, but there's something. We have an information. We now have an eye underneath sa incident area. Magiging basis ito ng next steps natin sa pakikipag-ugnayan ko rin kay Harbor Star. Nagkakaroon na sila din ng initial na mga rekomendasyon ng mga equipment na kailangan gawin, na kailangan gamitin, at kung kinakailangan ito ay ibiyahe na. Tinatayang tatagal pa ng 3 hanggang 5 araw ang assessment upang malaman ang kabuuang sitwasyon ng nasabing oil tanker. Nitong Martes ng umaga, dumating naman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa Pola Oriental Mindoro para sa investigasyon ng nangyaring oil spill. Muling binigyang diin ng DOJ na patong-patong na kaso ang maaaring isang pa sa may-ari ng MT Princess Empress tulad ng administratibo, civil at criminal charges. Kabilang din sa maaaring isang pa ng kahit sinuman, lalo na ng mga apektadong mangingisda laban sa may-ari ng oil tanker ayon sa ahensya ay ang writ of kalikasan. Yung isang pwedeng gawin na ngayon ng kahit sinuman sa atin, particular yung mga affected fisher folks, ay yung tinatawag na writ of kalikasan. Pwede mong i-file yan laban sa ship owner at saka sa insurance para mapuwersa sila na dapat gawin yung dapat na pagpapalinis at kung anuman. Ang writ of kalikasan ay isang batas o kautusan na nagbibigay proteksyon sa karapatan ng isang mamamayan para sa isang malinis at kapaki-pakinabang na kapaligiran. Ito ay maaaring isang pa sa Korte Suprema o sa anumang sangay ng Court of Appeals ng tao o grupo. Dapat ring mag-file ng administrative charges ayon sa DOJ, ang Department of Environment and Natural Resources, laban sa may-ari ng MT Princess Empress upang mapwersa itong magbayad ng multa. Kabilang din sa hakbang na ginagawa ng DOJ ay ang pagpapatigil ng operasyon ng nasabing kumpanya. Patigilin ang operation ng marina para patigilin ang operation ng company na to, kasi alam namin na may 2 barko yung kumpanyang ito. Kailangan nating mapatigil yan para malaman natin at mapigil ang potensyal na mangyari ulit. Hinikayat naman ni Remulla ang mga mangingisda at iba pang residente na i-document o kuna ng litrato at video ang anumang kinalaman sa oil spill na makatutulong aniya para mangalap ng ebidensya. To document all that happens, kung magkaka-fish kill, kung nagkakaroon ng oil sludge, kunan nyo ng picture, i-gather kayo ng samples, i-document nyo, kasi makakatulong po ito sa evidence gathering. Help us gather evidence kung ano ho nangyayari. Samantala, kasama ng DOJ ang isang technical consultant na sumuri sa mga langis na nasa baybayin ng Pola. Ayon kay Lisander Ordenes, technical consultant ng DOJ, na base sa kanyang pagsusuri, hindi industrial oil ang tumaga sa MT Princess Empress, kundi aspalto. Kasi inamoy ko kanina kumuha ko ng sample. Mm. So tinatanong ko rin, nasaan yung sample na kinuha ng isang agency? Within hours kasi dapat lumabas yung printout niyan . So wala pa. Pero I know immediately, by experience, this is it. It will be used to make asphalt or for roads. Hindi siya. Sa Mac-Adam. Hindi siya diesel. Para naman sa Department of Environment and Natural Resources, ginagalang nila ang opinyon ni Ordenes, pero hindi sila makapagbibigay ng komento ukol dito dahil hindi nila alam kung ano ang naging basehan ng kanyang opinyon. Papansin nyo kanina, medyo confident siya sa kanyang expertise at hindi namin makomentan dahil hindi namin alam kung ano naging basehan niya. But sa amin po, ang lagi po namin
guide ay ano po yung science, ano po yung dapat na procedures na ginagawa para po ma-determine natin kung ano po ang composition ng oil na lumabas sa tanker.